Kakapasok ng naanunsyo para sa lahat ng mga Pilipino. Isang anunsyo na sobrang ikinababahala ni President-elect Marcos Jr. Dapat ba itong paghandaan dahil posible pa itong magpatuloy sa Pilipinas? Nakakalungkot man isipin para sa mga Pilipino, pero buong bansa ang nakasalalay dito. Ano ba ang kinakatakot ni President-elect Marcos Jr. na magpatuloy sa buong bansa? Alamin ng buong detalye at manoori ng buong video. Nababahala ang bagong administrasyong Marcos sa napakabigat na bagong anunsyo mula sa Malacanang ukol sa mga lalong tumataas na presyo ng langis. Paliwanag ng administrasyong Duterte, gagamitin ang buwis na malilikom sa fuel excise tax pampondo sa mga ongoing project ng gobyerno. Hirit pa ni Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar, hindi pa rin mababago ang posisyon ni Pangulong Duterte sa usaping fuel excise tax sa langis. Una na ngang nagpahayag si Pangulong Duterte noong nakaraang Marso taong 2022 na ang desisyon ng buong economic team at Malacanang ay huwag tanggalin ang tax sa produktong petrolyo dahil bilyong-bilyong piso ang malulugi ng pamahalaan pag nangyari ito sa bansa. Ngunit nalulungkot ang presidente noong inilabas ang naturang pahayag ukol dito. Narito naman ang bagong pahayag ni Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar. Hindi naman po nagbabago ang posisyon ng Pangulo noong Marso sa ngayon at sangayon sa economic team na huwag suspindihin ang excise fuel tax. Ngunit ang nakalulungkot na bagong inanunsyo naman ni incoming Finance Secretary Benjamin Jokno, aprobado umano ng bagong administrasyong Marcos ang naging desisyon ng kasalukuyang administrasyong Duterte. Hindi umano napapanahon ang pagkat sa fuel excise tax lalo na't bumabangon pa lang ang kasalukuyang administrasyon na nalugbok sa pandemya dulot ng COVID-19. Mas gugustuhin umano ng bagong administrasyong Marcos na ipagpatuloy na lang ang pamimigay ng 6,500 pesos na ayuda sa lahat ng PUB drivers, farmers, fisher folks at isama na rin ang mga delivery courier service o mga riders. Sa ganyang paraan, makatutulong palalo ang sambayan ng Pilipino na lalong umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas. Nakakalungkot naman sa kabilang banda dahil nagbanta na naman ang Department of Energy o DOE na asahang sa susunod pang mga linggo ay posibleng mas tumaas pa ang presyo ng produktong petrolyo sa buong bansa. Hindi pa nga natatapos ang kalbaryo ng mga Pilipino pagdating sa langis. Babala ng DOE, humanda pa ang lahat. Dahil sa patuloy at tuloy-tuloy ang paglobo ng presyo ng langis nito at sa susunod pang mga linggo. Dumepensa naman ang Department of Energy. Sumabay umano ang demand ng langis sa buong mundo sa tuluyang pad-ban ng langis sa Russia. Patuloy kasing lumalala ang idiwaan sa pagitan ng Ukraine at Russia at nagmamahal na rin ang langis mula sa iba't ibang mga producer nito sa ibang bansa. At dahil sa oil deregulation law na ipinapatupad, walang kontrol ang administrasyong Duterte sa patuloy na pagmamahal nito. Wala pang ang opisyal na inilalabas na solusyon ang bagong administrasyong Marcos dahil hindi pa tuluyang napoproklama ito bilang susunod na pangulo ng buong bansa. Ano ba ang nararapat gawin ng administrasyong Marcos sa patuloy na lumalalang sitwasyon sa buong bansa sa usaping produkto ng langis? Tama lang ba na hindi suspindihin ang fuel excise tax? Ngunit ang pinakamaapektuhan naman nito ay ang mga Pilipino. Panahon na ba para magsakripisyo ang bagong administrasyon para sa ginhawa ng mamamayang Pilipino? O mananatiling mataas ang presyo para sa kapakanan ng ekonomiya ng bansa? Ano sa inyong palagay? Ikomento sa baba ang iyong saloobin.